Ano nga ba ang totoong sukatan ng pagmamahal? Base ba ito sa itsura ng tao? O di kaya naman ay sa estado ng buhay? Kabilang ka ba sa mga age doesn't matter? O isa ka din ba sa mga tumitingin sa reliyon ng tao? Isa na namang kwentong pag-ibig ang munting handog ko sa inyo. Isang kwentong hango sa totoong buhay. Kung kaya't, simulan na natin. Itago na lamang natin sa pangalang Nancy ang isang dalagang sunod sa luho. Palibhasa kasi, ay anak ng isang milyonaryo, kaya naman hindi problema ang pera sa kanya. Kung gumastos nga ito, ay parang wala nang bukas. Wala namang pakialam ang mga magulang niya sa kanya. Palibhasa kasi, ay nag-iisang anak siya, kaya naman sinusunod ng mga ito ang lahat ng naisi ng kanilang anak. Kaya naman lumaki din itong may kasamaan ng ugali. Bagamat maganda, ay masungit at matapobre naman ito. Mahilig magbar at gumimik, kasama ang kanyang mayayamang kaibigan. Madalas itong hindi pumapasok sa school at puro pasarap sa buhay ang alam. Papalit-palit din ito ng nobyo. Kabaliktara naman ito si Aldrin. Isang lalaking pasan-pasan na yata ang lahat ng problema sa mundo. Lumaki siyang salat sa kahirapan ng buhay. Bagamat nag-iisang anak, ay iniwan sila ng kanyang ama at sumama sa ibang babae. Ang kanyang ina naman ay matanda na at may sakit, kaya naman hindi ito makapagtrabaho ng maayos. Sa murang edad, ay maagang natuto sa buhay si Aldrin. Sila ay nakatira sa isang barong-barong lamang. 8 taon pa lamang siya ay nagtatrabaho na siya sa kalye. Lahat ng pwedeng itinda ay tinitinda niya. Wala siyang pinipiling trabaho. At higit pa dito, mag-isa lamang siyang pinapaaral ang kanyang sarili. Hanggang ngayon na kolehiyo na siya, ay nagtatrabaho pa rin siya bilang janitor naman sa isang malaking kumpanya na kung saan ay pagmamayari ng daddy ni Nancy. At dito, unang nakita ni Aldrin si Nancy. Sa unang pagkikita pa lamang, ay nabighani na siya sa ganda nito. Napakaganda naman kasi talaga ng hugis na mukha nito. Marami sa kanyang mga kasamahan ay nagkakagusto dito. Ngunit madami din naman ang ayaw dito. Balitang balita kasi ang kasungitan at masama daw ang ugali nito. Ngunit magkagayon pa man, ay hindi nabawasan ang pagkagusto ni Aldrin kay Nancy. Ang akala niya nung una ay simpleng paghanga lamang ang nararamdaman niya. Ngunit habang tumatagal, ay nararamdaman niyang lalong lumalalim ang pagtingin niya dito. Iniisip niya kung paano ba niya sasabihin sa dalaga ang kanyang nararamdaman para dito. Hanggang sa hindi inaasang pagkakataon, habang nagmamadali siya palabas ng gusali kung saan siya nagtatrabaho, ay may nabunggo siyang isang babae. Nagulat siya dahil si Nancy pala ito. Nagmamadali din papasok ng building. Nakita niya ang pagkainis sa mukha nito. Pinagpagandamit na parang diring-diri dahil nagkabungguan sila. Natulala pa sumandali si Aldrin at hindi agad nakapagsalita. Napatitig naman si Nancy kay Aldrin dahil nakatitig lamang ito nang walang kakurap-kurap sa kanya. Napansin ni Nancy na gwapo ito. Bagamat luma ang damit at sapatos na suot nito, pero hindi maitatawang may itsura ito. Kilala niya ito sa mukha dahil empleyado ito ng kanyang daddy. Madalas niya itong makita na panay ang tingin sa kanya. Sanay na kasi siya sa mga maraming lalaking nagkakagusto sa kanya. Tinapik niya ng malakas ang noo ng lalaki. Sabay-sabing, huwag pahara-hara sa kanyang dadaanan. At nagmamadaling umalis. Dito na natauhan si Aldrin. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Aldrin. Ramdam pa niya ang pagtitig sa kanya ni Nancy. Bagamat sinungitan siya nito, ay naramdaman naman niyang kahit papano ay nagkaroon ito ng interes sa kanya. Sige bro, ipush mo yan. Lumipas ang mga araw at malapit na magtapos ng pag-aaral si Aldrin. Ibig sabihin, ay nalalapit na din ang kanyang pag-alis sa kumpanyang kanyang pinapasukan dahil gusto niyang mag-apply at gamitin na ang kursong kanyang pinag-aralan. Kumuha kasi siya ng kursong engineering. Mataas ang kanyang pangarap. Gusto niyang bigyan ng magandang buhay ang kanyang ina.
Dahil sa nalalapit na pag-alis niya, ay nagpa siya si Aldrin na mag-propose ng kanyang pagmamahal kay Nancy. Matagal niyang pinlano ang mga gagawin niya, ngunit kabadong-kabado pa din siya. Huling araw na ni Aldrin sa kumpanya. At ng araw na iyon, inabangan niya si Nancy sa hallway ng building. Malayo pa lamang ay tanaw na niya si Nancy, kaya naman lalong lumalakas ang kaba ng kanyang dibdib. Bagamat may pagtataka, ay napansin na din siya ni Nancy na irritable ang muka. Nagtanong ito kung ano ba ang kanyang kailangan. Bagamat may idea na ito, dahil nakita nito ang hawak niyang bulaklak, ay binigay niya ang bulaklak dito. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ay hinagis ito sa daan ng hallway. Sa ginawa niyang ito, ay nagulat si Aldrin. Hindi niya akalain na gagawin ito ni Nancy. Sobra siyang nasaktan sa ginawa nito. Ngunit ang sumunod na narinig niya dito, ang higit na nakapagpadurog ng kanyang puso. Sinabi nito na hindi mo na kailangan magsalita. Alam ko na ang nais mo. Hindi ko akalaing ganito kalakas ang iyong loob. Sa tingin mo ba ay magugustuhan kita? Baka pagkain mo pa lang ay hirap ka na sa buhay. E paano pa kaya kung sagutin kita? Kailanman ay hinding-hindi kita magugustuhan, ang sabi nito, sabay alis. Lugong-lugong umuwi si Aldrin. Sobra siyang nasaktan. Ito kasi ang first love niya. At simula nga noon, ay hindi na sila muli pang nakita. At makaraan ng 10 taon, si Nancy ay nakapag-asawa din sa wakas. Nakahanap ito ng mayamang kayang ibigay ang lahat ng luho niya sa buhay. Isang araw, habang nasa grocery, ay aksidenteng nabunggo ni Nancy ang isang lalaki. Sa kanyang pagkagulat, ay namukhaan niya ito. Hinding-hindi niya ito makakalimutan. Matapos kasi ang araw na ipinahiya niya ito, ay hindi niya na ito nakita. Napag-alaman niyang, ayun pala ang huling araw nito sa trabaho at nag-resign na ito. Hindi din inaasahan ni Aldrin na makikita siya nito. Maging ito ay nagulat din. Kitang-kita niya nang hagurin siya ng tingin ni Nancy mula sa ulo hanggang paa. Ibang-iba na kasi ang itsura ni Aldrin ngayon. Mukha na siyang kagalang-galang at respetadong tao. Sa pagkakagulat niya ay kinamusta siya nito. Ito pa din pala si Nancy, sabi ni Aldrin sa sarili niya. Mataas pa din ang tingin sa kanyang sarili at pera lamang ang pinapahalagaan sa buhay. Tinanong ni Nancy kung okay naman ba ang trabaho niya. Maikling sinagot niya ito ng oo. Maya-maya pa ay may lumapit na lalaki dito at inakbayan si Nancy. Ito marahil ang kanyang asawa. Nagulat si Nancy nang batiin ito ng kanyang asawa. Magkakilala pala ang mga ito. Ang sumunod na narinig ni Nancy ang nakapagpaguo ng kanyang mundo. Yes, sagot ng asawa niya. Kilala ko siya. Siya ang boss ko, ang may-ari ng kumpanyang pinapasukan ko. Sa narinig ni Nancy ay hindi ito makapaniwala. Nablangko lamang ang ekspresyon ng mukha ni Aldrin habang nakatitig kay Nancy. Maya-maya pa ay nagpaalam na siya sa dalawa. Tahimik lang si Nancy sa buong biyahe nila ng mag-asawa. Lubos na panghihinayang ang naramdaman niya ng mga oras na iyon. Paano kasi, hindi man niya aminin sa sarili noon ay may pagtingin na siya dito dati pa. Ngunit nahihiya siyang malaman ng kanyang mga kaibigan. Palibasa kasi ay mahirap si Aldrin noon. Palihim na umahanga si Nancy sa determinasyon nito sa buhay. May mga araw na umaasam siya na magpapakita itong muli sa kanya. Ngunit hindi na ito nangyari pa. Sobra niya kasi itong sinaktan. Mas nangibabaw lamang talaga ang material na bagay sa kanya. Kaya mas ninanais niyang makapag-asawa ng lalaking kayang ibigay ang kanyang luho. Natakot kasi siyang maghirap. At ngayon, huli na ang lahat. So ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo sa kwento ng buhay ni Aldrin? Share mo naman sa amin dyan sa comment section. At dito magtatapos ang ating kakaibang episode ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. At by-click na rin po yung notification bell para pa-update ka sa mga susunod ka pang
i-upload. Yo, once again, this is James Official, and I will see you on my next video. Goodbye!